Hello mga manay! Welcome sa ating kusina at ngayong araw na to ay gagawin ko na ang matagal niyong nire-request na corn dog ni manay. Napakasarap, napaka-crispy ng balat at napakalambot sa loob na pwede natin pagkakitaan. Kita nyo naman oh, itsura pa lang ay yaming-yami na kaya wag na natin patagalin. Tara, atin ang simulan. Ang unang kailangan natin ay 2 cups ng all-purpose flour. Sunod ang 2 piraso ng itlog. Kakailanganin din natin ng baking powder at pinong asin. Meron din tayong washed sugar, pwede rin kayong gumamit ng puting asukal. Ngayon, para sa ating liquid, gagamit tayo ng evaporada gamit ang Jersey mga manay. So, ito yung ating tubig para sa ating sticky dough. So, hindi natin ito uubusin mga manay ha. Magtitira tayo ng 1/4 dito sa isang lata ng 370 ml. So, kakailanganin din natin ng barbecue stick para sa ating corn dog. Meron din tayong breadcrumbs, mga manay. Ito yung magpapa-crunchy, magpapalutong sa ating corn dog. At para sa ating panghuli, kakailanganin natin ang hot dog. So, hindi makukumpleto ang corn dog kapag walang hot dog, mga manay. So, ang gamit ko ay chicken hot dog. Pwede kayong gumamit ng kulay red. Pwede rin kayong gumamit with cheese na hotdog. So, umpisa na natin mga manay. Ang una natin gagawin ay pakukuluan natin sa tubig itong ating chicken hotdog. So, ang una natin gawin ay buksan natin ang ating kalan. Then, isalang na po natin ang ating hotdog. Mag-add tayo ng 1/4 cup ng tubig. At lutuin po natin to in medium heat lamang ang apoy. Ngayon mga manay, once na wala na po yung tubig na nilagay natin, pwede na natin hanguin yung ating hot dog. So, dahan-dahan po ang pagkuha para maiwasan na tayo ay mapasok at patayin ang ating kalan. Dahil tapos na tayong magluto ng ating chicken hot dog, so i-set aside muna natin yan at mag-proceed naman tayo sa paggawa ng ating sticky dough. Ngayon, napakasimple lang ito mga manay. Sa paggawa ng ating sticky dough, unahin ilagay ang baking powder natin. Isunod ang asin. Ilagay na rin ang asukal. At haluin. So, hindi po pare-parehas mga manay ang ating harina. No? Kung tingin ninyo ay matakaw po sa tubig or sa liquid ang inyong harina, mag-adjust po kayo or magdagdag kayo ng liquid. Ganun lang po kadali. So, once na mamix na po natin mga manay, ilalagay na natin ang 2 piraso ng itlog. At para sa ating panghuli, ibuhos na natin ang evaporada gamit ang Jersey. So, kita nyo, napaka-creamy niya mga manay. So, huwag nyo pong ilalahat. Magtira po kayo ng 1/4 sa isang lata. At napaka-simple lang, imix lang po natin. Ibit natin ang 2 piraso ng itlog bago natin ihalo yung mga dry ingredients na nasa gilid. So, para dito sa ating recipe mga manay ng corn dog, ayan, sa matagal nang nagre-request, ilang beses po kaming nag-try ng aking anak at eto na. Kailangan na nating i-share para naman matry ninyo at masubukan dahil pwedeng-pwede nyo itong pang-merienda. At syempre, pwedeng-pwede nyo rin pagkakitaan. So, normal lang po na nag-i-sticky siya mga manay. Continuous lang sa paghalo. So, haluin lamang po natin hanggang sa wala na tayong makita ang buo-buo. So, dapat ganito yung kanyang texture mga manay. So, continuous lang natin sa pag-mix. Ayan. Ganito po yung kailangan nating texture ng ating sticky dough para sa ating corn dog. So, napakadali lang mga manay. I-set aside na natin to at pwede na tayong mag-assemble.
So mag-start na tayo mga manay. Gamit ang ating barbecue stick, kailangan po yung makakapal para po maiwasan na maputol habang dinidip natin sa ating sticky dough. Ngayon, napakasimple lang ito mga manay. Kuha lang tayo ng ating hotdog at yung ating barbecue stick ay dahan-dahan natin itusok. Ayan, na hindi dapat po lalagpas yung ating stick. So, pwede kayong gumamit ng cheese dog, pwede rin po ang kalahating hotdog, kalahating cheese. Pwede rin po ang kulay red na hotdog. Itong recipe na to mga manay, matagal nang nire-request sa akin. Kaya eto na, sana ay matry ninyo. Dahil masarap po ito lalo na sa mga batang nagki-crave kumain sa labas. Dito pa lang, ito na yung pinaka-bonding ninyo. Pwede nyo kasama yung inyong mga chikiting. At syempre, kapag nasarapan kayo, pwede nyo rin itong pagkakitaan. So, dapat po gitna. Yan, kapain nyo po. Kung gusto nyong maraming magawa, doblehin nyo lamang po yung ating sukat ng ating sticky dough para makagawa kayo ng marami. Ngayon, dapat po habang nag-a-assemble tayo ng ating corn dog ay nakasalang na po ang ating mantika. So, nagpapainit na tayo. In low heat muna ang apoy para hindi po mabigla. So, mag-proceed na tayo sa ating pag-a-assemble. So, nakaready na mga manay ang ating gagamiting breadcrumbs. Ayan. So, nilipat ko siya sa isang malapad na lagayan upang mairoll natin ang ating corn dog. At syempre, yung ating sticky dough. Then, ang hindi mawawala ang ating hot dog. So, mag-start na tayo mga manay sa ating pag-a-assemble. Para sa ating pag-cover o pag-dip ng ating sticky dough, gagamit tayo mga manay ng isang baso. Ayan. So, maglalagay tayo ng ating sticky dough. Then, ididip po natin ang ating hot dogs. Then, napakasimple lang mga manay. Once na makapaglagay na tayo dito sa ating baso, ay kumuha tayo ng hotdog at isawsaw natin ng ganyan. I-roll nyo po ng dahan-dahan at syempre, kailangan paikutin po natin para kumapit yung ating sticky dough. At dapat nakaabang na rin po yung ating breadcrumbs kasi dito natin siya pagugulungin. So, ganyan po mga manay. Then, ikutin lang po natin ang ganyan. At dahan-dahan po nating i-dip sa ating breadcrumbs. Dapat po parol mga manay at kailangan mabilis po ang pagkilos nyo rito at diretso po natin isasalang sa ating mainit na mantika. So, lulutuin po natin to in medium to low heat lang mga manay at dahan-dahan po nating babaligtarin yan side by side hanggang sa maluto. So, dahan-dahan po natin baligtarin mga manay. Ayan. So, dapat low to medium heat lamang ang apoy para maluto po siya ng tama. So, dahan-dahan po sa pagbaligtad para maiwasan po tayong matalamsikan ng mantika. So, once na golden brown na po ang magkabilaan mga manay, ay pwede natin hanguin ang ating corn dog. At ilipat sa isang serving plate na mala Instagrammable. Ayan o. So, ulitin lamang ang procedure na ginawa natin gaya ng una. Iikot lang po ng paikot. Pabalot sa ating hotdog ang ating sticky dough bago natin isawsaw sa ating breadcrumbs. So, ayan. At mabilis ang isawsaw po. At diretso sa ating frying pan. Ayan mga manay, ang ating pang last, nakagawa tayo ng 11 pieces na corn dog. So mainit-init pa yan, so ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng ketchup at mayo. So, para sa ating
pang drizzle o toppings, gagamit po ako ng mayonnaise at ketchup. So, iba't iba tayo ng trip. Pwede rin kayong gumamit ng cheese. Ayan mga manay, alam ko marami nang nakapag-try ng corn dog. Pero sa iba na nag-request nito, sana'y magustuhan yung aking version ng corn dog ni manay. So, mag-start na tayo maglagay mga manay dahil excited na po kami. Ngayon, iset aside muna natin itong marami. Para dito sa ating recipe mga manay, makakagawa po kayo ng 13 pieces na corn dog sa ating sticky dough na recipe. So, ang nagawa ko lang ay 11 dahil 11 na lang ang aming chicken hot dog. Ayan. So, nagluto pa ako kanina dahil sayang din. At dahil nakaabang at paborito nila to, ayan, mag-start na tayong mag-inarte. So, unahin natin ang ketchup. So, dahan-dahan lang. Lagyan natin ang arte mga manay. Ayan. Then, isunod ang mayonnaise. Oh, wow. Diba? Yung iba, nilalagyan pa ng sugar, diba? Sa binubudburan pa ng sugar. Pero dahil matapis na po yung ating sticky dough, pwedeng-pwede na to. Tapos, lagyan nyo ng cheese. Kung meron kayong cheese, o, diba? Panalong-panalo ang pang-merienda, mga manay. So, ito na po ang ating homemade corn dog ni manay. Sa mga nag-request nito, ang tagal nyong mag-request. Hindi. Ang tagal nyo nang nire-request. At ngayon ko lang nagawa. Sorry naman. Ayan, masyadong busy mami tayo ngayon. At syempre, alam ko natatakam na kayo. At isa to sa pwede ninyong pagkakitaan, mga manay. Isipin nyo, napakadali lang nung sangkap na pinakita ko sa inyo. At tandaan, huwag nyong kakapalan ng sticky dough ang inyong hotdog para po hindi mabigat. At hindi siya mag-shaggy, no? Yung nangungulubot. Kailangan ganito kamintain yung kanyang pagkakaluto. Isipin nyo, ang kinis-kinis, oh. Parang kala mo saba. O, diba? So, tikman na natin, mga manay. Wow, panalong-panalo. Wala pa tong cheese, ah. Pero inuulit ko, oh. Pwede kayong maglagay ng cheese. Kalahating cheese, kalahating hotdog, mga manay. Ang crunchy. Ang lutong ng labas, ang lambot ng loob. Panalong-panalo. Sigurado magugustuhan po ng mga chikiting ito. At syempre, kung gagawin nyo itong negosyo, magugustuhan ng inyong mga customer. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Paalam!